Okay, so second to the last topic natin, itong distributed loads, ano? So, alam ko na-encounter nyo naman itong mga to kasi gumagawa kayo ng mga problem sets. Okay? So, usually makikita nyo to, ano ba yung mga distributed loads? Kasi ang mga body natin glass is, syempre, hindi naman yan lagi concentrated loads. By the way, pag sinabi yung distributed loads, ito yung definition niya, no? Loads that are applied over specified area. So, ito yun. For example, itong part na to. Okay? Which is, uniformly distributed load, ano? So, sabihin, pantay-pantay lang siya. Isabihin, 100 pounds ang weight niya kada feet. Okay, 100 pounds per feet. Okay, depende-depende sa shape. Meron naman tayong triangle. Yan, tulad nyo, no? 160 pounds per feet. Okay? Yan yung tinatawag ng mga distributed loads. Okay? Kapag naman araw-araw lang nakalagay, ibig sabihin, ano lang siya, concentrated loads lang siya. Ibig sabihin, malagang nasa isang point lang yung force niya. Okay, kaya siya tinawag na concentrated. Ibig sabihin, naka-concentrate lang siya sa isang point. Okay? Ngayon, yung mga distributed loads, pwede natin siyang i-convert into concentrated loads. Ano? Kasi, for example, pag nag-moment tayo, paano nyo malalaman yung equivalent force niya? And then, saan nakalocate yung point niya, point yung line of action? Okay? Kung natin kukunin yung equivalent force. Okay? So, for example, ito, yung itong 100 pound per feet na uniformly distributed load. So, okay. So, to get the equivalent load, kung gaano talaga siya kabigat, so, kunin nyo lang yung area, no? Tulad nito, rectangle siya. Yung height is yung pinaka-rate niya. For example, 100 pound per feet, yun yung height. And then, multiply nyo by length. Kung sabihin, kung 100 pound per feet ito, and then 10 feet yan, so, obviously, that would be 100 multiply by 10 feet. So, magka-cancel yung feet, ano? That would be 1,000 pounds, 1,000 feet, 1,000 pounds. Okay? Ayun. Ibig sabihin, ang total weight nitong 100 pounds per feet, dahil 10 feet yung haba niya, will be 1,000 pounds. Ngayon, pwede na siya maging ano, concentrated load. Ano? Kaya lang, ang tanong, nasan yung location niya? Okay? Since kaya nga, ang purpose nung last topic natin before, yung centroid, is para malocate natin yung gitna nung object, ano, ganun din ito. So, obviously, ang location ng, ano yan, ng magiging concentrated load will be yung centroid. Okay? Since rectangle naman yan, okay? So, 10 feet yung haba niya. So, ibig sabihin, yung weight niya is nakapokus dun sa gitna. Nandun yung 1,000 pounds na weight. Okay? I hope na-gets nyo na. So, kung triangle, one-third magmula sa 90 degrees. Okay? Ito naman, itong part naman na to, yung triangle na to. Kaya lang, ito kasi, hindi naman siya right triangle eh, no? Okay? So, ibig sabihin, 160, pagka tinrain yung kunin yan, kukunin nyo lang yung area. Wait lang, mayroon ba dito yan? Ah, wala. Sige, ito na lang. Kung kukunin nyo yung equivalent force itong 160, that would be 1 half base times ito, no? 1 half times base, which is, ang base niya is 10 feet ang haba. So, 10. Multiply by, ang height is 160. Okay, that would be 800 pounds. Okay, 800 pounds ang katumbas na to. Ngayon, nasaan ang centroid niyan? Since hindi naman siya right triangle, syempre, nasa gitna pa rin yung centroid niya, no? Dito pa rin sa 5 feet, magmula dito. Okay? Andun yung location ng centroid niya. Okay, ayan. So, parang sige na, mag-example tayo. Okay, let's try to determine the reaction at dito sa point 1 tsaka sa point 2, okay? Loaded with a concentrated load of 1.6. So, asan yun? Ito yun, no? Concentrated load of 1.6 and the uniformly varying distributed load from 0 to an intensity of 400 pounds per feet. So, ito yun. Triangle siya. Okay? So, try natin solve yan. Okay? So, before that, ano? Ang una nyong gawin is solve nyo muna ano yung equivalent load nito. Itong uniformly varying distributed load natin. So, paano na nga kunin yung equivalent load niyan? So, let's say 4SP na lang. Ayan, andyan naman yung ano eh. Paliwanag ko lang sa inyo. Ito lang, ito naman siya. So, kunin nyo lang yung area. Since right triangle yan, 1 half base times height, ano? 1 half base times height. So, ano base niyan? Gano'ng kahaba yung triangle natin? That is 12 feet. Okay? So, 12 feet multiply by ano yung rate niya, yung magnitude niya? 400 pound per feet.
pound per foot. Ayan. Cancel yung foot, pound force matitira. So that is equal to what? So 1 half, check natin kung tama yung nasa, ano, 12 times 400. That is 2,400 pounds. 2,400 pounds. Okay? So ibig sabihin, itong uniformly varying distributed load na to is equal to 2,400 pounds. Okay? Ganun lang, ano, kunin nyo lang yung area. Yun na yung equivalent load niya. Ngayon, ang tanong niyan, class, nasaan ba yung centroid niyan? Okay? Ibig sabihin ba, ang centroid ba niyan, nandito sa may, kung 12 feet yan, nandito ba yan sa bandang 6 feet? Mula dito sa dulo? Okay, so hindi ganun, ano, di ba, ang pagka right triangle is one-third mula dun sa right triangle, so may, ano, ano, 90 degrees. Kung ito yung 90 degrees natin na angle, okay, kuha kayo ng one-third mula dyan. So ito yun, you know, 4 feet mula dito. Okay? So yun yung magiging location niya. 4 feet mula dito, kasi 12 yun eh. Okay, kunin nyo lang yung one-third. So ito siya. Pagka nilagay mo siya sa free body diagram, ito na yan. Okay, ayan, ito muna tayo. So, ito siya, ano? Ayan, yung 2,400 nyo, one-third nung haba niya, ayun yung centroid niya, ano? Hindi sa 6 feet, ha? Kasi triangle yun, eh. Okay? So, kung mapansin nyo, ito na yung overall, ano niya? Overall free body diagram. Okay, napakahalaga pa rin kasi ng free body diagram, ano? Mahalaga, marunong lang kayo gumawa na to. Okay, ang goal natin, masolve natin yung reaction dito sa point 1 at saka sa point 2. Okay? So, hindi natin siya agad masasolve. Bakit? Kasi pag nag-moment ako dito, let's say sa R1, sa point dito, ang daming unknown. Unknown yung R3, R4, at saka R2. Pag nag-moment naman ako dito sa R2, although magsisiro yung R2 at saka R4, ano, dalawa pa rin ang unknown. Unknown yung R1 at saka R3. So, maganda, magsimula tayo dito. Okay, by the way, bakit ba nagkaroon ng reaction dito? Kasi kung mapansin yung class dito, hindi naman nakapatong yung mismong beam. Eh, oh. Ayun, hindi nakapatong yung mismong beam. Ha? Nakapatong siya sa kabila ang roller. Ano? So, ibig sabihin, nandiyan yung reaction. Magkakaroon na ng reaction dyan and then tsaka pa lang siya papatong dito sa may lower beam. Okay? So, paano gagawin natin dyan? So, kunin muna natin yung R3 tsaka yung R4. Okay? So, paano natin gagawin yan? Pwede ka mag-moment dito sa 3. Pwede ka mag-moment dito sa 4. Parehas lang naman yan. So, let's say, summation of moment, let's say sa point 3, let's say equal to 0. Clockwise moment, positive. So, 0 is equal to, ano yung mga positive dyan? Siyempre, yung ating concentrated load, ano, which is 2,400. Clockwise yan. Multiply by the moment arm. Okay? So, magkano siya kalayo sa R3? 8 feet. Okay? What about R4? Yung R4 is counterclockwise, ano? Ayan, counterclockwise siya. So, that would be negative. R4. Multiply by the moment arm, gano'n siya kalayo mula sa point 3. That would be 8 plus 4, that would be 12. Okay? So, therefore, yung reaction sa point 4 is equal to, so 0 is equal to 2,4 times 8 minus R4 times 12. That is 1,600 pounds. Okay? 1,600 pounds. Okay? So, ayan. Kung nakuha nyo na yung R4, pwede na kayo dito sa summation of forces Y na lang. Or kung gusto nyo naman, pwede rin moment din. Okay? So, try nyo. Summation of moment, let's say sa 4 naman tayo mag-moment, equals 0. Okay, clockwise moment is positive. Okay, so 0 is equal to, ano yung mga clockwise naman? Dito ako mag-moment sa 4. Ha? Moment ako dito sa 4. Ano yung clockwise dyan? Clockwise itong R3. Ha? Clockwise, that would be R3. Multiply by the moment arm, gano'n siya kalayo? So, 8 plus 4 din, ano, that would be 12. And then, yung ating load na 2,4 will be counterclockwise. Okay? Counterclockwise yan. So, minus 2,4. Multiply by the moment arm, gano'n siya kalayo? That is 4 feet. So, therefore, yung R3 is equal to, so, 0 equals R3 times 12. Minus 2,4 times 4. That would be 800. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, pwede naman kayo mag-summation of forces Y na lang dyan. Kasi kung napansin nyo, pag nag-summation of forces Y kayo dyan, lahat ng pataas dyan equal sa pababa. Okay? Pataas yung R3 at R4, that would be 1,600 plus 800. Ano? That is also equal to
2,400 kasi sila nga yung sumasalo dito sa load na to. Okay? I hope na-gets nyo yun. Either way, kayo naman ang bahala kung saan kayo mas komportable. Kung sa moment ba o sa summation of forces X and Y. Ano? So, yan. Since meron na tayong reaction sa 3 tsaka sa 4, so pwede na tayong bumaba dun sa lower beam. Okay? Pwede tayong mag-moment dito sa 1 tsaka dito sa 2. Okay? Try natin yan. So, 1 muna tayo mag-moment. Summation of moment at point 1 will say equal to 0. Clockwise moment is positive. So, 0 is equal to, nag-moment ako dito sa point 1. Ha? So, ano mga clockwise? Meron tayong dito concentrated, ano pala? Concentrated load, 1.6. So, that clockwise yun, 1.6. Ano moment arm? Dito ako nag-moment. That would be 3 feet. Okay, positive yun, clockwise. Yung R3, okay, clockwise din yan. Ano value ng R3 natin dito? Tingnan natin. 800. So, plus 800. Ano moment arm? So, 3 plus 1, that would be 4. Ano pa? Yung R4, ito. Positive din yan. Dahil clockwise moment din siya. No? Matig moment ako dito. Clockwise yan. So, ano ba value ng R4 natin? 1.6. 1.6. Ano moment arm? Gano'n siya kalayo. That would be 3 plus 4. That would be 4 plus that would be 16. Ano? 16. Ayan. And then, isa lang ang ating counterclockwise. Yung unknown na R2. Counterclockwise yan dahil pa ano. That would be minus R2. Ang moment arm niya is 16 din. Dahil gano'n din siya kalayo. Okay? So, therefore, R2 is equal to so 0 is equal to 1.6 times 3 plus 800 times 4 plus 1.6 times 16 minus 16 times R2. That is 2,100 pounds. Okay? So, yun yung R2 natin. Okay? So, sa R1 naman. So, again, sa R1, pwede na kayong mag-ano dyan sa summation of forces Y. Or kung gusto niyo naman, pwede rin kayong mag-moment. So, try natin na. Summation of forces naman tayo. Summation of forces Y must be equal to 0. Kasi yun, di ba? Yun yung ano sa equilibrium. Para masabi mo na sa equilibrium ang isang system, kailangan summation of forces Y tsaka X 0. Summation of moment dapat 0 din. So, dapat lahat ng condition na yun masusunod. Ano? So, tingnan natin. So, lahat ng pataas positive. Lahat ng pababa negative, ano? Again, pwede nyong kunin sa moment. Mag-moment kayo dito sa 2. Pwede naman, makukuha nyo yung R1 pa rin doon. Then, try naman natin itong ibang method, ano? Summation of forces naman. So, 0 is equal to, ano yung mga pataas? Pataas yung R1 na inanap natin. Ano pa pataas? Pataas din yung R2. Okay, R2 which is equal to 2,100. So, ano mga pababa? Pababa yung 1.6. Minus 1.6. Pababa din yung R3. R3 is what? 800. And then pababa din yung R4. So minus ilan yung R4? 1.6. Therefore, R1 is equal to 0 is equal to R1 plus 2,100 minus 1.6. Minus 800, minus 1.6. Okay? That is equal to 1,900 pounds. Okay? 1,900 pounds. So, yun yung reaction natin sa 1 and 2. So, madali lang naman siya, no? As long as marunong kayo mag-analyze ng ano, hindi naman kayo mahihirapan, basic moment. Okay na yun. Check natin, sagot natin. Ayan, no? R4, tsaka R3, 1.6, tsaka 800, no? So, 2-1 at saka 1-9. So, nag-gets ba, class? Question. Baka may question kayo. May tanong ba? Wala po, sir. Okay. Sige, so, tuloy natin. May isang example pa tayo dito. Mabilis ang discussion natin ngayon, no? Ayan, ito lang. Okay. So, a billboard BC
Okay, alam mo yung Billboard BC. Ito, ayan, itong part na to, BC. So, Billboard daw to, naka-side bill lang siguro. Billboard BC, weighing, okay, may weight yung Billboard na 1,000 pounds. That is subjected to wind pressure of 300 pounds per feet. So, asan yun? Ito. Sabihin yung Billboard na tamaan daw ng hangin, which is 300 pounds per feet, ano? Sabihin kasi distributed yan eh. Okay, nahahanginan siya, yun yung force niya. So, as shown in the below, figure below, ano? So, neglecting the weight of the support members. Okay, ineneglect natin yung weight ng lahat ng members except dun sa billboard, ano? Kasi yung billboard merong given na weight, which is 1,000 pounds, ano? Pero yung iba, let's say itong CD, itong DEF, and then itong ABE, ano natin yung ano na yung weight niya, neglect natin. Okay, determine the components of the hinge force at point F. Asan yung point F? Ito yon. Okay? So, ang kailangan natin ma-determine is ano yung force na kailangang i-sustain vertical tsaka horizontal dito sa hinge F. Okay? So, yun yung kailangan natin ma-determine dyan. So, paano natin gagawin? Okay, so, ganun pa rin naman, ano? Para lang kayo dito nag-ano, method of members. Kung natandaan nyo pa. Okay, sa FB din natin ganito, halagay natin dito yung, ayan, yung mga forces. Okay, initially, andito yung weight ng billboard nasa gitna, ano? Centroid kasi, ayan, ano lagi yung weight sa centroid? Well, anyway, vertical naman yan. Okay? And then, meron tayong reaction dito sa point A kasi naka-hinge yan. Okay, vertical tsaka horizontal. And then, ito yung hinahanap natin dito na reaction. Okay? Yung reaction sa F na horizontal tsaka vertical din. Okay? So, yung assumption sa ano, yung assumption sa forces, kayo na nang bahala. Anyway, di ba sabi ko naman sa inyo, okay lang naman kung magkamali kayo ng assumption kasi magne-negative lang naman yung sagot. Ano? Pero pag nag-negative, ibig sabihin, mali ng assumption, kailangan lang i-reverse ng direction. Okay? Tingnan natin yung free body diagram. Sige. Kunin natin pala muna itong ano, itong equal equivalent load na itong ano, itong wind. Okay? That is equal to area na to. Rectangle lang naman yan, ano, base times height lang. So that is, ano yung base niya? 300 pounds per feet. Multiply by, gano'n ba kahaba itong BC? Pelink bang sinabi? So tingnan natin, ito yung kapantay niya, yung B, ito, that is 4 plus 4 that plus 2, that would be 10. So 10 foot pala siya, 10 feet. Ayan. That is equal to 3,000 pounds. Okay? Ang equivalent force na itong wind is 3,000 pounds. So, ang tanong, saan nakalocate ang ano? Ang load niyan. Okay? So, obviously, centroid pa rin na ito, ano? So, kung 10 feet ito, pag mula dito sa point B, so, ang centroid niyan will be 5 feet above the point B or 5 feet below the point C. So, andito sa gitna. Okay? So, eto siya. Ayan. Okay? So, ayun yung 3,000 pound per feet natin. Lagyan natin itong ano. Ayan, ito. 5 feet. Ayan, magmula dun sa ayan. Okay? So, kung nalocate natin yung ano natin, yung location ng concentrated load na na-convert natin, so, pwede na tayong mag ano dyan, mag-moment, ano? Okay, so try natin kasi magkakaroon tayo ng reaction dito eh sa point A. Hindi naman natin kailangan yon. So mas maganda doon tayo mag-moment sa point A. Okay, para mag-zero na yung A, AY tsaka AH. By the way, kasi ano? Yung H gawin ko na lang X kasi doon tayo nasanay eh. And then yung B, gawin kong Y. Okay, yun din naman yun eh. Okay? So summation of forces. Ah, sorry. So, summation of moment pala tayo. Summation of moment at point A must be equal to 0, okay, to set for equilibrium, ano? So, clockwise moment must be positive. Ito ang magmo-moment, ha? Kasi meron tayong reaction dyan. So, di mo natin kailangan mag-moment dito, kasi pag dito tayo nag-moment sa F, di mo natin kailangan itong AH. Pwede kayo, plus ano, again, pwede kayo mag-moment kahit saan, kasi equal lang naman yan, eh. Kasi, yun nga natin sa equilibrium, eh. Okay? So, kaya lang kasi para mawala yung reaction natin dito, para mag-zero, okay? Para din na natin siya makonsider sa solution, dyan na tayo mag-moment sa point A para
yung moment ng AH tsaka ng AY or ng AV will be 0, ano? So, 0 is equal to, okay, itong 3,000 pounds, ano to? Clockwise, counterclockwise. Okay, so ito yung moment point ko. That would be clockwise, ano? Clockwise yan, yung 3,000. So, positive 3,000 pounds. Ano moment arm niya? Gano'n siya kalayo mula dito? So, itong height na to yun, yung moment arm niya. Gano'n ba to kataas? Tingnan natin dito, magmula dito. 4 feet. Alanganin to, ano? Hindi 4 feet din ito. Kaya lang, hindi naman to pantay. Okay? Since 5 feet ito, din natin siya kukunin. 4 feet ito. 4 feet. So, ito yung kapantay niya. 4 plus 5. Nag-gets niyo ba? Ito yung point A. 4 feet. Okay, ito yan. Kapantay na itong point B, itong point F. So, 4 feet dito. Plus 5, that would be. So, 9. So, 9 feet yung moment arm niya. Okay? Next. Yung weight ng billboard kailangan consider. Okay, kasi binigay yun. So, ano niya? Clockwise moment pa rin siya. Okay, so ayan o. Clockwise moment. So, positive din. 1,000 multiplied by the moment arm. Anong moment arm niyan? Ito. Ito yung moment arm niya. 6 feet. Okay, so ano pa? Fx. Okay, Fx gawin ko dito ha. Ang Fx, pag ganun siya, papunta sa kanan, positive pa rin ito kasi clockwise moment pa rin ito. Clockwise moment pa rin siya. So, that would be plus Fx, okay, yung multiply by, ano niya, moment arm. So, ito yung moment, ano natin, point, gano siya kataas? 4 feet. So, times 4. Okay? Ano pa? Then, last itong FB natin. Okay, yun lang yung nag-iisang ano. Counterclockwise, ano? So, minus FY. FY gagawin ko dyan. Okay? So, okay na no, class. Dito, ito, assumption pa lang naman ito. Pwede pa itong magkamali. Pwede hindi. Although, ano lang naman yun. Sign lang naman ang magkakamali. So, counterclockwise yan. Yung FY or FB. Ayan, oh. Counterclockwise. Ano moment arm? 6 plus 6, that would be 12. So, times 12. Okay? Meron tayong, ano, one equation, two unknowns. Ano? Kasi wala naman tayong masolbyara dito dahil Fx tsaka Fy yung unknown. Anyways, ano natin yan? Simplify natin. So, 0 is equal to, simplify lang natin itong mga, ano, itong merong mga constant, no? So, 3,000 times 9. Plus 1,000 times 6. So, 33,000 pala to. 33,000 plus 4fx minus 12fy. Okay, so wala tayong nasolve. Okay, so okay lang yan. Ano? At least nakakuha naman tayo ng relation ng fx tsaka fy. So, pag nakakuha kayo ng fx, masolve nyo na yung fy or kung makuha nyo na yung FY, masolve nyo yung FX. So, daanin na natin to sa method of members. Ano? Ayan, tingnan natin. Pwede nyo namang i-breakdown eh. Kasi ang point lang talaga natin dito, makuha yung reaction dito sa F, tsaka sa, ano, no? Sa F, itong FB, tsaka FX, FH. Okay? So, mag-ano tayo? Pagkapangin natin siya. So, paano ko makukuha tong ano na to? Pag nag-members ako dito, kailangan ko ng forces dito sa E at saka sa D. Okay, tingnan nyo kung paano ako mag-analyze ng problema. Pwede kong kunin na lang itong member na to. Itong member na FED. Kaya lang, ito mga unknown ko. Unknown ko yung reaction dito sa F. Unknown ko yung reaction dito sa E. And then unknown ko yung reaction dito sa D. Unknown lahat. Okay, so medyo mahirap dumirekta dyan. So mag-focus muna tayo dun sa merong mga given. Okay? Pwede tayong mag-start dito sa may mismong billboard. Okay? Pagka kinuha ko itong part ng billboard, itong BC. Okay? So, anong mangyari? Pagka kinuha ko yung BC, pwede ko mag-moment sa B. Okay? And then, makukuha ko yung reaction dito sa C, ano? Okay? Which is, pag nakuha ko yung reaction sa C, pwede kong tumuloy dito sa, pwede kong kunin itong part na to ng CD. Okay? Which is, makukuha ko ngayon yung reaction dito sa D.
Okay, using summation of forces or something, summation of forces x and y. And pag nakuha ko yung reaction sa D, makukuha, so magkakaroon ako ng reaction sa D, pwede ko mag-moment dito ngayon sa E, which is makukuha ko na yung value either dito sa FH or sa FB. Okay, so try natin yan. Pakita ko sa inyo. Kunin ko muna tong CB, and then kunin ko tong CD, and then tsaka pa lang dito sa DF. Okay? So, eto yan. Eto yung BC. Okay? So, pag kinuha natin yung BC, eto yung tawag dito. Pre-valid diagram, ano? Yung billboard. Eto yung mismo billboard. Okay? Since papagano yung load natin, okay? Papunta sa kanan, yung reaction sa B at saka sa C, parehong pakaliwa. So, kailangan natin kasi i-sustain yung, yung wind. So, pakaliwa yung reaction sa C. And then, merong weight yung billboard, pababa yung weight. So, obviously, ang reaction ng B at saka ng C will be parehong pataas yan. Kailangan masustain natin yung weight ng billboard, ano? So, paano gagawin ko? Sabi ko, ang kailangan ko yung, dito tayo magpupunta sa may, C. So, mag-moment ako sa B, Saan ba yun, Ayan. Summation of moment at point B is B equal to 0. So, clockwise moment is positive. So, 0 is equal to yung BH tsaka BX, parehas ng 0 kasi along the line of action yung point B, yung 100, 0 na rin yan, yung moment yan kasi wala namang moment arm yan, Direkto siya pababa. Ang meron dyan, etong 3,000 which is clockwise moment, itong 3,000. So, that will be positive 3,000, 3,000 pounds. Ano moment arm niyan? Okay, 10 feet yung haba ng billboard. So, that would be nasa gitna yun, That is 5 feet. So, multiply by 5. Okay? Isa-isa natin. Itong CB, yung vertical forces sa C. Zero din yan kasi along the line of action din yung CB. Ito yung moment natin. So, zero din yan. Ang meron itong CH. Ito lang yung makaka-counter sa kanya, So, nag-moment ako sa B, yung CH will be counterclockwise, so that is negative. Ang gamitin ko, CX, Okay, CX multiplied by the moment arm. So, dulo-dulo yan, that would be 10 feet, So, 10. So, therefore, CX is equal to, 0 is equal to 3,000 multiplied by 5 minus CX times 10. That is 1,500 pounds. Ayun, andyan naman sa gilid Okay? Para lang nakikita nyo kung paano ko siya ginagawa. So, 1,500 yung reaction dito sa CH. Kailangan pa bang kunin yung CB? Or yung CY? I think hindi na, Mag-move na tayo sa pangalawang member. Sa may member CD na naka-slant. Okay, so ito na yon. Ang meron lang tayo dito is yung CX or CH, which is 1,500. Wala tayong CB. Wala tayong DB at saka DH. Okay? So, hindi tayo pwede mag-moment. Kasi pag nag-moment ka dyan sa DV at saka sa DH, although makukuha mo naman yung makukuha mo yung CB. So, wala lang. Makukuha mo lang yung CB. Pero kung mag-moment ka dito sa C, makakancel yung CH at saka CB. So, magiging 0 parehas yun. Magiging unknown naman itong DH at saka DV. So, wala rin kweta kasi dalawa rin yung unknown. Dalawa rin tayo masolve doon. Ang pwede nyong gawin dito, pwede tayo dito mag-summation of forces X or Y. Okay? Kaya lang, ang meron lang tayo is yung sa X lang, Yung sa H, ayan. Yung sa horizontal. So, pwede tayo mag-summation of forces dito, horizontal. Try natin. Summation of forces X must be equal to 0. So, rightward forces are positive, Lahat na papunta sa kanan, positive. Lahat na papunta sa kaliwa, negative. By the way, class, bakit naging papunta sa kanan to? Dito sa part na to, papunta siya sa kaliwa. Di ba sabi ko sa mga part, kapag ka nag-breakdown kayo, kung dito sa part na to is pakaliwa siya, dun sa other member na kinakonektahan niya is pakanan naman siya. Okay? Lagi nyo siyang i-opposite. Okay? Pakaliwa siya dito. So, ibig sabihin, sa part na to, pag kinuha ko siya sa isang member, pakanan naman siya. Ganun lagi, So, halimbawa, ganito lagi kasi yun. Kunyari, may kayo. Ayan, may dalawang tao. Ayan. Maubos yung oras na. Let's say, mayroong tali na naghahatakan. Pagka binreakdown ko yung tali na yan, obviously, pagka binreakdown ko yung tali na yan, pareho sila naghahatakan.
So obviously, itong tao na to is pakaliwa. Itong ano na to is pakanan. Which is isang tali lang naman yung pinaghahawakan nila. No? So ganun ang principle niya. Kaya, lagi nyo siyang i-opposite pag ililipat nyo siya ng, kumbaga ililipat nyo siya ng perspective or ng member. Okay? Ganun. So kaya siya naging pakanan dyan. Okay? So 0 is equal to, so pakanan yung CX or CH, that is 1.5, ano? Minus pakaliwa yung DX. Okay, hindi na natin kailangan i-consider yung DV tsaka yung CB kasi ito lang naman ang meron tayo, CX lang eh. So therefore, DX is equals also to 1,500 pounds. Okay? So ganun lang. So nasolve natin yung DH or DX. So pwede tayo mag-move dito sa member DEF. Okay? So sabi ko nga, ang kailangan lang natin masolve dito is yung forces dito sa F. Okay? Although, meron tayong pin dito sa E, ano? So, magiging problema sa atin yun. So, pwede natin gawin dyan, mag-moment tayo sa E para mawala yung EX at saka yung EV or EY. Pag nag-moment ito, 0 itong EX at saka yung EV. Okay? Kina natin. Summation of forces, summation of moment. Summation of moment at point E must be equal to 0. So clockwise moment is positive. So 0 is equal to ano mga clockwise diyan? Pag moment ako sa E. Okay? Again ano, dito pakaliwa yung DH. So dito sa kabila, sa other part na kinakadugtungan niya, pakanan naman siya. So clockwise ito no. Clockwise yung DH which is 1.5 or DX. So 1.5 multiply by the moment arm, gaano siya kataas? 4 feet. Okay? So, yung DB, along the line of action nitong point E, so 0 na yan. 0 yung EH at saka yung EB kasi parehong nasa line of action yung point E. Okay? Yung FB or FY, although kailangan natin siyang masolve, 0 din siya kasi along the line of action din siya. Ano, itong point E. So, ang masolve natin dyan itong FH or FX, which is counterclockwise. Ayun na. So, minus FX. Multiply by the moment arm. Anong moment arm yan? So, mula sa point E, that is 4 feet din, ano? So, 4 feet. So, therefore, ang horizontal reaction sa force F natin is 1.5 times 4 minus Fx times 4. So, that is 1.5 din. Okay? So, cancel lang yung 4 pa rin. 1,500 pounds. So, yan yung horizontal reaction sa pin F. Okay? So, meron na tayo isang sagot. And then, paano natin masolve yung ano? Yung vertical reaction or yung Y component. Okay? So, natatandaan nyo pa ba natin kanina yung relation? 0 equals 33,000 plus 4X minus 12FY. Okay? Lagyan natin yan. So therefore, 0 is equal to 33,000 plus 4FX. Meron na tayong FX ngayon, which is 1.5 minus 12FY. Ayan. So therefore, yung Y vertical component or yung Y component sa pin F is equal to 33,000 plus 4 times 1.5. Minus 12 times FY. That is 3,250 pounds. Okay? So, yun. Ganun lang, class. Kailangan nyo pa rin ng knowledge talaga dun sa mga previous lesson natin. Ano? So, huwag nyo kinakalimutan yun. So, 3,250 pounds. Okay? So, meron ba kayong tanong, class? Nag-gets ba? Okay, so this is the last topic, ano? The area moment of inertia and the radius of gyration. Okay, so the area moment of inertia, ano, by definition, so that is also called the second moment of area. Okay, paano ibig sabihin ng second moment of area? Dahil yung moment of inertia equal siya saan? Sa product ng area, okay? Let's say area is in square meter. Yung unit niya,
multiply by the square of each moment arm. So, di ba yung moment arm is D? So, that would be area multiplied by D square. Okay? So, ang magiging sagot mo usually sa moment of inertia will be, let's say, kung naka-meters ka, meters raised to 4. Kung naka-inch, inch raised to 4. Kung naka-feet, feet raised to 4. Something like that. Okay? So, para saan ba? Bakit kailangan natin masolve yung moment of inertia? So, ito yung isang gamit niya. Oh. It is used to measure the resistance of to bending of a cross-section of an object. Okay, so since ito na yung last topic natin, ano? Kasi papasok na kayo sa strength of materials next sem, okay, sa first sem ulit. Doon may introduce na sa inyo yung iba't ibang stress pa, no? Dito kasi sa atin sa statics ngayon, kung mapansin nyo, puro lang tayo solve ng force, ilan yung force dito, ilan yung force dyan, anong degrees, ano yung direction, ilang angle. Okay, so puro lang ganun tayo ganun solve, no? Kasi pagpasok nyo ng strength of materials, doon nyo na makikita, doon nyo makikita yung essence ng bakit nyo kailangan solve yung force dito, bakit nyo kailangan isolve yung force dyan, bakit kailangan alam yung angle. Kasi sa strength of materials, makikita nyo, kung yung isang material ba is masisira o hindi, dun sa force na solve nyo. Okay? So, yun yung essence na, no? Kaya sa ngayon, ang puro sinasolve natin lagi is yung amount ng force or yung magnitude ng force. Okay? So, in every members, ano? Okay. So, common to, no? Itong moment of inertia sa mga beams tsaka sa shaft. Okay? Depende yan sa kung anong klaseng stress yan. Meron sa flexural stress, okay, sa axial, sa torsion, okay, shearing. Okay, so ito yung ano, let's say we have a body here. Okay, let's say yan, irregular body. So, tinuro ko na last time sa inyo kung paano makakuha ng area ng isang object or ng isang body. Kahit na anong shape pa siya, no? Kahit irregular shape siya, as long as alam mo yung equation, sabi ko, nitong mismong yung perimeter niya or line niya. Okay? Paano yung gagawin? Pwedeng kumuha ng strip lang. And then, yun na, no? For example, ito, dito na tayo. So, ang moment of inertia or area moment of inertia, meron niyang apat na klase. So, okay. So, una, meron tayong area moment of inertia based sa X. Okay? Okay, meron tayong area moment of inertia, okay, based sa X, ano? So, that is equal to integral of y squared multiplied by the differential area. Okay, so para sa medyo, para kasi makuha mo yung area, yun yung kinukuha mong strip. Well, anyway, ganito lang yan. For example, ito sa figure natin. Ibig sabihin, itong body na to is nakabase siya dito sa x-axis. Okay, ito yung pagbibasean mo ng moment of inertia. Okay, ibig sabihin, tawag dito, paano ko ba maano? Sige, mamaya pala ito, mamaya sa may isang figure pala. Okay, so dito siya nakabase sa x-axis, ano? So, kung yung moment of inertia nyo naman is based on y, that is equal to the integral of x square naman this time, so dA. Remember guys, kasi pagka nakabase ka kasi sa x, tinan mo, ha? Pag nakabase ka sa x, ang moment arm mo, let's say, andito yung centroid ng body, ang moment arm mo dyan will be etong y. Kaya di ba sabi, area multiplied by the square of the moment arm. So, yun yun, ano? Area multiplied by the square of the moment arm. Kung nakabase ka naman sa y, so, ito yung magiging moment arm mo dyan, yung x. So, yung area mo is yung dA, differential area, no? Multiplied by the moment arm, yung x. Okay? That is a moment of inertia based on x, moment of inertia based on y. Okay? Meron tayong moment of inertia based on z. Okay? So, ang tawag natin sa kanya is yung ito, siya yung polar moment of inertia. So, ang simula niya sa kanya, imbis na I sub Z, J na lang. That is the polar moment of inertia, which is equal to the sum of the moment of inertia based on X and the moment of inertia based on Y. Okay? So, yun yung
moment of inertia based on ZR, yung tinatawag natin na polar moment of inertia. Yung unang dalawa kasi is area moment of inertia, ito naman is polar moment. Okay, sum lang yun ang moment of inertia sa X at moment of inertia sa Y. And then last time, then lastly, meron tayong tinatawag na centroidal moment of inertia. Yun yung I bar naman. Okay? Okay. Since meron tayong nakabase sa X, may nakabase sa Y, may nakabase sa Z, meron din tayo class na nakabase sa centroid. Okay? So ngayon, andito yun. Sabihin, andito yung ano niya. Yung pinaka-base niya, no? Hindi. Pwede, ngayon, etong ano na to, etong centroidal moment of inertia, dalawa pa yan. Pwede yan maging, centroidal moment of inertia based on X, and then meron ding centroidal moment of inertia based on Y. Okay, I hope na guys. Kasi di ba yung centroid natin, di ba, yung topic natin before, kumukuha tayo ng centroid, yung X and Y component. So, syempre, meron din centroid yan. Pagka nag-base tayo centroid ng moment of inertia, meron din tayong X and Y dyan. Okay? So, usually, class, ito yung formula na tinatawag na transfer formula. No? Usually, kasi, mas common na ginagamit sa atin. Usually, dapat ito kabisaduhin. Ano? Ang pinaka-dapat nyo kabisaduhin dito, ito. Yung centroidal moment of inertia sa X and then centroidal moment of inertia sa Y. Okay, bakit? Kasi kapag ka nakuha mo yung centroidal moment of inertia sa X at sa Y, pwede mo naman silang i-transfer based on X. So ano ibig natin sabihin doon? Ito yung formula na yon. For example, ito. Meron kayong body. Okay? So let's say alam mo yung centroid niya nasa gitna yan, banda rito. And then, ang alam mo lang na moment of inertia is yung sa centroid. So ngayon, gusto mo na yung moment of inertia hindi based sa centroid. Gusto mo based on the x-axis. So, ito yun. Ito yung x-axis natin. Ha? So, yung x prime, so that is the centroid, that is the x component of the centroid, ano, of the body. Okay? So, yung d, that is the moment arm. Ano? So, to solve for the moment of inertia based on x. Okay? So, that is equal to, for example, kung x ito, moment of inertia based on x, sulat ko, ayan. Moment of inertia based on x, that is equal to centroidal moment of inertia, yung may bar, no? Based on X din, plus the area of the body. Mahalaga, kailangan alam nyo yung area ng body. And then multiply by the moment arm D square. So, ano yung moment arm na yun? Yun yung distance ng X axis dun sa X component ng centroid ng body. So, eto ngayon yung D. Okay? So, kung Y naman yan, for example, andito naman yung ano. For example, nandito sa, ayan, ito. Dito naman, for example, y-axis. Ayan. So, y-axis ito. So, ito yung, ayan. Ito naman yung y prime. Okay? So, kung gusto nyo masolve naman yung moment of inertia based on y, so that is equal to what? That is equal to the centroidal moment of inertia based on y. Okay? May formula to, ano? May formula siya. And then, ito yung magiging moment arm mo. Ito yung D niyan. Okay, yung distance nung y-axis at saka nitong y component ng centroid of the body. So, plus AD square pa rin yan. AD square. Okay? So, yan. Ganun lang. So, ganun sa area moment of inertia. Pag sa polar moment of inertia, halos same lang din. Kaya lang this time, J na yung nandito. Okay, so dito naman will be the centroidal moment of inertia. Okay? So, paano ko makukuha itong centroidal moment of since itong J lang, yung polar moment of inertia, is equal to the sum of the area moment of inertia based on X and based on Y. So, yung centroidal polar moment of inertia, ayan, yung merong bar sa taas. So, obviously, that is equal to the sum of the centroidal moment of inertia based on X and centroidal moment of inertia based on Y. Okay? So, ganun lang din. And then, to transfer, yun lang din ang gagawin nyo, no? Kung based sa X, that is equal to centroidal
centroidal polar moment of inertia based on x plus the area of the body multiplied by the moment arm square. Okay? So that is the area moment of inertia and the polar moment of inertia. Okay, next. So next is the radius of gyration, no? So para saan ba tong radius of gyration? Hindi binigay yung definition. Ito, radius of gyration is that is the distance, no, from the axis of rotation of an area to the point where the whole area tends to act. Okay? So sabi dito, yun yung pinaka distance niya, no, from the axis of rotation of an area, tapos kung saan yung pinaka tawag dito, pinakasakop na iikutan ng body. Okay, most likely to sa mga ano, sa mga torsion. Okay? So that is the radius of gyration. Sabihin, yun yung tendency niya na umikot. Okay, sa isang axis. So yung radius of gyration, yun yung pinaka distance niya. Okay, so meron tayo ibang formula din diyan, ano, depende rin sa hinahanap. Kung radius of gyration lang, that is equivalent to the square root of moment of inertia divided by the area. Okay? So kung ang hinahanap mo na, kung ang hinahanap mo is yung radius of gyration based dun sa x-axis, kasi nga 'di ba yun yung distance sa may ano eh, no? Sa x-axis eh. So that is the square root of the moment of inertia based on x over the area. So kung base sa y na may hinahanap mo, gawin mo lang base sa y yung moment of inertia mo. Yun lang din. So kung base sa z naman yung ano mo, yung radius of gyration, so based din sa z, which is the polar moment of inertia, yung j na yun. So di ba yun din yung iz over the area. Okay? So dito, meron din tayong transfer formula sa radius of gyration, that is equal to k squared. Okay, k squared ah. That is equal to the centroidal radius of gyration squared. Okay? Centroidal to, may bar, plus the moment arm square. Okay? So makikita nyo dito sa example yung paano siya gamitin para mas ma-appreciate natin. By the way, ito yung mga formula niya, no? Parang nakukulangan ako dito. Parang may kulang siya. Tulad na to. Dapat ito. Hindi ka siya kasi. Ayan. Tulad na to, no? Ayan, meron siyang centroidal moment of inertia based on x. Okay? And then meron din siyang moment of inertia based on x lang. So tingnan niyo, denominator pa lang magkaiba na. Okay? Yung centroidal moment of inertia based on x, that is over 12. Yung hindi centroidal based on 3 lang. So ano wala rito is yung ano centroidal moment of inertia based on y. Okay? So dapat meron pang based on y dito. Tapos yung nagkakamay, magkakapalit lang ito. Magiging hb cube yata ito. H. Tapos ito magiging b. Ayan. Yung b yung magkakaroon ng cube yan. Parang ganun. Ito kasi hindi siya right triangle. Okay? So yung sa circle naman, syempre, bilog naman yan. Ano? So ganun lang din. So pi r square, pi r raised to 4 over 4 pa rin yan. Okay? So ito yung mga formula. No? Ito rin yung sa radius of gyration. Okay? Ito mga simplified formula na kasi ito eh. Ayan. Ngayon, kung nag-ano kayo, nagdududa kayo sa ibang formula, no? Pwede naman kayo mag-ano? Mag-search pa. Expand yung knowledge nyo about dito sa moment of inertia. Kasi, alam ko naman na sa umpisang ano nyo, medyo malilito kayo dito sa part na to. Okay, pero most of the time kasi formula based lang naman ito. Okay, siguro kung mahirapan man kayo dito ngayon lang kasi probably first time yung narinig, first time yung nakita. Pero in the higher year nyo, sigurado isa na to sa pinakamadaling ano sa inyo. Kasi gamit siya, lalo na sa mga mechanics. Kasi napakahalaga nun sa design ng moment of inertia. So sabi nga, di ba, siya yung tawag dito, measurement ng resistance of the body. Ano? Okay, so let's, ilang example ba tayo? Dalawang example lang tayo ngayon. Okay, so for example number one, so determine the radius of gyration of a rectangle with dimensions 3 by 6. Ano? So, with respect to a polar axis through one corner. Okay, so ano ibig sabihin ng polar axis through one corner? Ibig sabihin, nandito yun sa corner ng ano? Nung x and y. Pwedeng dito or pwedeng dito. Ibig sabihin, ang hinahanap niya,
na radius of gyration is yung base sa z. Okay? Ang hinahanap niya dyan na radius of gyration is yung base sa z. So, kz, which is equivalent to what? So, kung base sa z ang hinahanap niya, so syempre, that is the square root of iz, ano? Yung polar yung moment of inertia base sa z, or yung polar moment of inertia divided by the area. So, yun lang naman yan, ano? Technically. So, yung area kaya naman natin isolve, that is 3 by 6 lang naman. Ano? What about yung j? So, yung polar moment of inertia, that is equivalent to the sum of the moment of inertia based on x and the moment of inertia based on y. Okay? So, let's try to solve for the moment of inertia based on x. So, moment of inertia based on x. So, pinakita ko sa inyo yung formula, no? This is not, ano ba ito, centroidal? Hindi siya centroidal, ano? So, that is equal to bh cube over 3. Okay, so tingnan nyo, ha? Wait lang. So, para makita nyo yung pinagkaiba. Ayan. Ito yung centroidal, ano? Based on over 12. Yung, ito. Sige ko na nga rin yung sa ano. Kung saan, paki-edit yun na lang din yung sa inyo, no? HB cube, ayan, sa Y. So, over 3 lang yung sa ano. Iba-iba yan, depende yan sa shape. Okay? HB cube over 3. Ayan. So, balik natin yung example. Ayan. So, that is equal to, so, ang base natin will be 6. And then, yung height is 3 cube over 3. So, that is equal to 6 times 3 cube over 3. That is equal to 54. Tama ba sagot natin dito? 54. So, inches ang unit. So, 54 inch raised to 4. Okay? So, for the moment of inertia based on y naman, so that is hb cube naman over 3. So, ang h natin is 3. Ang base will be 6. So, yun naman yung i-cube natin ngayon. Over 3. So, that is equal to 6 cube. 6 cube na lang yan kasi cancel yung 3. That is 216. Ano? 216 inch raised to 4. So, solving for the polar moment of inertia J. So, that is the sum of the moment of inertia based on X and based on Y. That is 54 plus 216, that is equal to 270. 270 inch raised to 4. So, solving for the radius of gyration based on z, okay, that is equal to the square root of, so yung j natin is 270, ano? 270 inch raised to 4 all over area. Area will be 6 times 3, so square inch. That is equal to what? Square root of 270 all over 6 by 3. So that is equal to 3.873 unit. So tingnan natin unit, ha? Cancel yung square inch. May matitirang dalawa dito. So kung square inch ito, so, meron tayong square root dyan. So, lalabas lang yung isa kasi pwede mo namang i-square root yung inch squared. So, magiging inch na lang. So, sabi nga, di ba? Ang definition ng radius of gyration, that is the distance from the axis of rotation. Okay? So, yun. 3.873 inches. Okay? So, yun na yung pinakasimpleng paraan niya. No? Pero meron dito ang alternative solution. Ito. Pwede nyo siyang kunin gamit yung isa, ano naman, centroidal. Pwede yun. So, paano yun? Kukunin nyo yung moment of centroidal moment of inertia, both x and y, ano? Tapos, masasolve nyo ngayon yung centroidal polar moment of inertia. Okay? So, pag nasolve nyo yung centroidal polar moment of inertia, so, pwede nyo masolve yung centroidal radius of gyration. Okay? Ito, ano kasi ito eh? Centroidal kasi ito eh. Okay? So, yan. Masasolve nyo dito yung centroidal radius of gyration. And then,
pwede nyo na ngayon masolve yung radius of gyration based on z, kasi di ba meron tayong transfer formula. So ito yun. Kaya lang dapat alam nyo yung moment arm d square. Okay? Which is equal to, asan yung d square dyan? Ito yun. Kasi tinanong class ha. Nandito yung ano natin. Pwedeng nandito or nandito. Ano? Nandito yung ano natin, yung corner. Yung pinaka-rotation. Ganito kasi siya. 3D kasi yun. Kung ito yung y natin. Ito yung y. Ito yung x. And then ito yung z. Ano? Ayan. Di lang siya kita dito. Ayan. Kaya kumbaga, ito yung, syempre, ito yung moment arm natin dyan. Okay? Yung distance na to kasi hindi mo, kumbaga yung nandito, yung centroid dito, yun yung pinakakukuha natin distance. Ayan. So, paano makukuha yun? Ayan, ito. H over 2, mura na geometry lang naman, no? H over 2 square plus B over 2 square, no? Nag-ano lang sila. Pythagorean theorem lang ito. Okay? So, that is equal to 11.25 inch square. So, paano makuha yun, no? Kalahati ng H, ay, ng kalahati ng B, tapos kalahati ng H ito. So, yun na yung hypotenuse niya, which is yung D. So, ganun, basic geometry, ano lang naman yun, trigo or geometry. So, yun lang din makukuha niya sagot. Kasi, transfer formula na to, no? Since nakuha naman natin itong, ano, centroidal radius of gyration, ito nga, 1.93, then D squared. So, yun lang yan. Okay, next. Okay, so dito naman tayo sa moment of inertia. So, paano kumuha ng moment of inertia ng isang body? So, parang yung sa ano lang natin to class, pagkuha ng centroid, ano? Okay, drawing natin. Lagyan natin ng axis para ano. X and Y axis. Okay. Solve for the centroidal moment of inertia of the area shown. Okay? So, solve natin yung ano niya. Moment of inertia based dun sa centroid. Okay? So, paano gagawin natin dyan? Pwede natin siyang i-cut. So, lagi naman ganun, ano? Kasi para magkakuha nang tayo ng area. Let's say, this is area 1. This is area 2, yung nasa gitna. This is area 3. Okay? So, para sa area 1, ayan, oh. So, doon na natin itong guide. Ayan. Ito yung mga kukunin. Ito yung area 1 sa baba, ah. Sa area 1, sabi ko nang isulat. Ito na lang, paliwanag ko na lang sa inyo. Sa area 1, kailangan nyo makuha yung area, syempre. And then, dapat dito makuha yung ano sana, centroid. Okay? Yung, probably ang centroid kasi nyan, nandito, andito, ano? Andito yan. Banda, ayan. So, we can say na yung distance nandito, ito, is nasa gitna. Kung 12 inches ito, yung x bar niya o yung x component ng centroid will be 6 inches magmula dito sa origin, ano? So, kaya lang, pare-parehas naman yan. Kahit ito, pare-parehas lang naman ng ano yan. Na x component ng centroid. So, no need to, ano na, to solve na, ano? Kasi, obvious naman, sa gitna eh. Kaya dito, ang kailangan lang natin kunin is yung yung y component ng centroid. Okay? So, isa-isahin natin, ha? Dito sa area 1, ang y component sa centroid, this 1 inches, ano? Ayan, o. 1 inches yung thickness niya. So, obviously, lagi, class, ano? Lagi dito naka-base sa x-axis tayo ngayon, ha? Para mas maano tayo. Based on x muna tayo. Okay? So, ang centroid niya rito, based on yung respect sa y, that is 0.5. Okay? Kasi 0.5 lang, ayan, o. 1 inches kasi ito, eh. And then, solving for the centroidal moment of inertia based on x and based on y, no? Solving nyo parehas yun. Dito lang muna tayo, focus lang sa area 1, ha? Ayan. So, that is bh cube over 12 class, ha? Remember, ano to? Centroidal. Kaya over 12. Kasi kung hindi to centroidal, over 3 lang ito.
Okay, kasi ang hinahanap natin dito class, ano eh, centroidal moment of inertia eh. Okay? So, again, kailangan kabisado sana yung formula. Okay, so sa quiz naman, alam ko, titingnan nyo naman yan, pero okay lang. Pero mas maganda sana, makabisado nyo na, no? By the way, sa paggamit-gamit nyo naman yan palagi, makakabisado nyo rin yun. Okay? So, that is BH cube over 12. So, that is this, ang height dito is yung 1, ano? So, yung 1 yung iku-cube. So, 12 over 2, that is 1 na lang. 1 inch raised to 4. Yung moment of inertia naman based on y, that is hb cube over 12. This time, yung 12 naman lang iku-cube. So, that will be 12. Cancel yung 12 na isa. Magiging 12 square na lang. Ano? Magiging 144 inch raised to 4. So, yun yung mga data na kailangan nyo lagi. Okay? Again, ano? Kung kailangan isama yung x, isama nyo yung x. Pwede naman yun. Kaya lang kasi this time, hindi na isinama dyan. Bakit? Kasi pare-parehas lang naman yan na nasa gitna. Ano? Lahat yan, 6 inches magmula dito sa origin. Okay, kahit dito mo sukatin yan, 6 yan dito, 6 yan dito, 6 yan dito. Okay, so kaya hindi na sinold. Okay, sa area 2 naman, yung nasa gitna. Okay? Magyan ko nga ng sukat para makita nyo rito. Ayan. This is 12 kasi eh, 12 inches ito eh, yung haba. Ayan. Okay? And then, thickness is 1 inch din, ano? So, yung area 2 natin will be 1 multiplied by 12. So, that is the area. Ngayon, yung, ano yan, y bar nyan dito. Okay? So, kung this is 12, remember kasi na mula dito hanggang dito, that is 12. So, obviously, ang gitna nyan is, magmula dito hanggang dito will be, oops, 6 inches. Ayun. Kaya lang, 6 inches ba kailangan natin lagay? Bakit naging 7? Kasi nakabase tayo sa x. Okay? Gusto natin kasi makuha yung centroid nung buong area na to based sa x. So, kailangan dito natin siya sukatin. Ano? Kaya meron pa tayong 1 inch na isasama dito. So, kaya naging 7 yung y component ng centroid dito sa area 2. Okay? 6, tapos plus 1 pa tong thickness nung flange sa baba. Okay? And then yung centroidal moment of inertia based on x and based on y, yun ulit yung formula kasi rectangle naman yan, ano? BH cube over 12 and then HB cube over 12, yun lang din naman, pwede ulit lang naman to, ano? Kasi puro rectangle lang naman yan eh. Okay, so this time 12 yung naka cube 144, and then dito naman yung 1 yung naka cube, so kaya naging 12 over 12, 1 na lang. Okay, so for the area 3, solving for the area, 6 inches ang haba nitong flange sa taas. Okay, so 1 inch ang kapal, so that would be 6 by 1, ano? So that is 6 square inch pa rin. Okay, 6 square inch. What about the y component of the centroid? Okay, if this is 1 inch yan, so magmula dito sa thickness niya, that is 0.5 yung centroid niya, ano, banda rito, that is 0.5 lang. Okay, kaya lang kukunin natin yung distance niya magmula dito sa x-axis, ano? So if this is 0.5, tapos eto eh 12, so 0.5 plus 12, that is 12.5, ano? And then plus 1 pa, so that would be 13.5. Nagets ba? So ito, 1 ito, plus 12, and then plus 0.5 yung ano dito, centroid nung y component ng centroid. Okay? So ganun pa rin ulit, kunin lang ulit yung centroidal moment of inertia, BH cube over 12 at saka HB cube over 12. Ganun lang naman eh. Mag-udit lang naman yan. So, dito, this time 6 naman yung ano niya. Yung iku-cube sa y. Okay? So, yan. Pag nakuha nyo na lahat yung detail na yun, ano unang gagawin? Unang yung gawin, solve nyo muna yung pinaka-centroid. Okay? So, again, class, ano? Alam na natin na yung x component ng centroid is 6 inches. Magmula dito sa part na to, sa origin. But what about yung y component? Okay? So, di ba, sinulat na natin before to. Parang namog sulat, ano? Paano natin masasolve yung y? Itong ano, pinakagitna dito. Ito, yung pinaka-y niya. Ito, ayan, base dito. Ito yung pinaka-y niyan kasi. Okay, y. Y component ng centroid. So, di ba, that is equal to area multiplied by the y bar equals dun sa summation ng area, equals sa summation ng product ng area at saka ng y component ng centroid nila. Okay, sa area 1, that is 12. Yung y bar is 0.5. So, 12 inches naman yung sa area 2. 7 inches yung y bar, ano?
And then sa area 3 naman is 13.5 yung y bar, and then ay mali ito. This is 6, dapat 6 ito na. 6. Ayan. 6 yung area. Okay, di na bago nito UI. Ayun na to. 6 kasi yung area sa area 3 ano. Area 3. Area 3, and then 13.5 yung moment ay tawag dito. Yung y bar. So, all in all, pag sinold mo yung ano niyan, centroid niyan, that would be 5.7 magmula dito sa x-axis. So, this is 5.7. Okay? 5.7 inches. Okay? So, yun yung topic natin before, no? Yung pagkuha ng centroid. Yung x and y component ng centroid. Kung nakuha na yung x and y component ng centroid, pwede nyo nang gamitin yung transfer formula. Okay? So, yun yung gamitin natin ngayon. Okay? So, dalawa ko natin, ha? Yung centroidal moment of inertia sa x at saka centroidal moment of inertia sa y. Yung total na to class, ha? Okay, that is equal to the centroidal moment of inertia of 1. Okay, this is for the area 1. This is for the area 2 and area 3. Ano? Formula na centroidal moment of inertia based on x plus area multiplied by the moment arm square. Okay, so tingnan natin, ha? Centroidal moment of inertia sa area 1, that is ilan? 1. Sa x, base sa x tayo, that is 1. Ano? Ayan. Ayan, that is, so that is 1. And then area, that is ilan? 12 by 1, that is 12. So, ilagay na natin. Ayan. Area moment of inertia. So, 1 inch raised to 4. Yata ako abot. Plus, area is 12. Ano? 12 times 1 kasi ito. Bakit naging 5.7 minus 5? Okay? Kasi, 0.5 pala. 5.7 minus 0.5 kasi gusto natin siyang i-transfer magmula dito sa centroid dito papunta dito sa centroid na nakuha natin yung overall yung 5.7. Ano? So, kailangan alam natin yung distance magmula dito sa centroid ng area 1 at saka dun sa overall centroid which is 5.7 yung height. So, kailangan natin siyang i-minus ano? So, then squared. Okay? And then plus, ganun pa rin. Centroidal moment of inertia sa area 2, that is 144 inch raised to 4. Okay? Plus, again, yung area is 12 times 1, ano? That is 12 din yun. Okay? This time, bakit nauuna yung 7? 7 minus 5.7. Okay? Remember, guys, di ba, ang centroid nitong area 2, okay, di ba? Ito yun. Mas mataas siya. 5.7. Ito yun. Eh. 6. 6 plus 1. Di ba? Kaya siya naging 7. Tapos, itong overall centroid is 5.7 lang. So, ito yung distance ng dalawa. Kailangan nyo makuha to. Ayan, ito. So, that is 7 minus 5.7. So, kaya siya naging ganun. 7 minus 5.7 squared. Okay? And then, plus 0.5. Yung ano natin, moment of inertia based on x, inch raised to 4, and then plus area is 6 times 1. I think 6 times 1 yun. Ito. This is 6 times 1 yung area 3. Okay, so 6 times 1, that is 6, ano? Multiply by, okay. Gaano kataas yung ano? Yung ano natin dito, centroid natin sa area 3. This is 13.5 ano? That is 0.5 plus 12 plus 1. So that is 13.5. Kailangan mailipat natin siya dito sa centroid which is ang height is 5.7 ano? So that would be 13.5 minus 5.7. So 13.5 minus 5.7 squared. Ayan. So, yan. Masasolve natin yung centroidal moment of inertia based on x. Okay? So, that is equal to 855.3 inch raised to 4. Okay? Tanong, class. Nagets ba? Okay, para naman dito sa ano, sa y. Sir, sa y, bakit hindi ginamit yung ano? Bakit hindi sila na ganun? Bakit puro addition lang sa ano? Ng
centroidal moment of inertia based on y. Kasi lahat naman sila pare-parehas lang ng moment arm or pare-parehas lang ng centroid na nandito sa may 6 inches mabuna sa origin. Kaya hindi na isinama yun, ano. So kasi magiging 6 minus 6 lang din, magiging 0. Etong part na to, magiging 6 minus 6 lang sila dito, kaya magiging 0 to. Magiging 0 na din to. So kaya puro pag-aadin mo na lang diyan is yung mga centroidal moment of inertia based on y. Okay? So yun, kaya siya ganun.